how to give your tithes and offering? Maraming paraan at madali lang po yan. Pwede kayong mag-transfer via GCash. First, mag-log in sa inyong GCash account, i-press ang pay bills, then choose others. I-type at hanapin ang Jesus Christ to God Be the Glory Church International. I-type ang inyong pangalan as donor, your mobile number, purpose of donation by selecting kung ang ibibigay ay tithes or G-code, at ang inyong desired amount. Confirm your details to complete the transaction. And it's done! Ang bilis lang, di ba? What if from PayMaya? Pwede rin! Just key in our church's account number. Walang GCash, PayMaya, or coins.ph? Okay lang dahil may PayPal din tayo. Just go to our website, www.jctgbtg.com and click the Give Today button. Bukas pa rin ang ating bank accounts para sa direct and online deposits. These are the account names, account numbers, kung saan ka pwedeng mag-deposit ng inyong tithes and offerings, Project G-Code, and Friends Again pledges. Magbigay through selected remittance centers. Kapag through Western Union, please write Efren Lopez as receiver and provide this contact number. Kung sa Palawan Express, M. Luwilier at Cebuana Luwilier naman. You can write Efren Lopez or Judith Lagunsad as receiver at gamitin ang number na ito. Para masigurong successful ang inyong pagbibigay, please make sure to message us at ating official Facebook page. With your name, contact number, amount na ibinigay, reference number, at photo o screenshot ng inyong transaction. To know more about our online giving, contact us at 8711-3698, local 112, or send us a message sa ating official Facebook page or bumisita sa ating website www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners and sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail? Catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Only here on the Teaching Ministry's Bible Survey. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and practical theology. Pag-usapan natin yan. Let's make our weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Service Force Devotion. Music.
It is turning away from what is wrong and turning towards what is right. Yan po ang ibig sabihin ng repentance. Yung pong tatalikod ka sa mali at babaling mo, magmula doon sa mali na yun ay ibabaling mo patungo sa tama. By the power of our Father in heaven, let us claim the victory. His blessings and yes, are just prayers away. Together, let us offer our earnest prayers to God. For our brethren, families, friends, and ourselves. My God Connection, every Monday and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and IGTV. Natin lahat ang Diyos natin buhay. Kung naniniwala kang Diyos natin buhay, kasama mo, sinabi niya, hindi kita iiwanan hanggang katapusan ng mundo. Tapos na ba ang mundo? Hindi pa. Ang Diyos ko magtataas sa akin. Ang Diyos ko magsusupply sa akin. Ang Diyos ko magpapagaling sa akin. Dahil ang Diyos ko ay buhay. Pero kung yung tao susunod lang sa salita ng Diyos na sinasabi niya mga inuutos ng Lord, kung doon tayo susunod po, lahat tayo mapapabuti. Buhay mo mapapaayos. Kasi oras ang crisis, mapapaayos ang buhay mo. Why? Sinusunod mo yung mabuting Diyos na mayaman sa kabutihan. Hello, can I have a minute of your time? Oh, wag mo muna iskip. This will change your life forever. Curious ka, no? Have you heard about the good news? Kung di pa, listen ka na. We present to you the Gospel of Jesus Christ. In Ephesians 2:8-9, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. But faith to whom? And faith to what? In Acts 16:30-31, And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. If we have faith, syempre kailangan nating maniwala. In Romans 10:9, That if you confess with your mouth the Lord Jesus, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Ano ang kailangan nating paniwalaan? In 1 Corinthians 15:1-4, Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. The Gospel, which is the death of Christ, burial of Christ, and resurrection of Christ. But why do we need to believe? Romans 1:16, For I am not ashamed of the Gospel of Christ,
For it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. After we believe, we need to obey the gospel by applying it in our lives. Acts 2:38. Then Peter said to them, "Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Why is baptism important? Romans 6:3-4. Or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Therefore we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Remember, believe and obey the gospel. Christ died for our sins, was buried, and rose again on the third day. Repent for the forgiveness of sins. Be baptized in Jesus' name and receive the gift of the Holy Spirit to achieve transformation and regeneration. And that's a minute that will change your life forever. Purihin ang Panginoon, magandang-magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid-kaibigan, at sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din po sa inyo lahat na naka-tune in ngayon at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay para po tayo po ay sumamba, magpasalamat, at makinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Alam ko po na tayo pong lahat ay nananabik ng maglingkod sa ating Diyos sa buhay. Ngunit bago pong lahat, bago tayo sumulong, tayo po muna ay magbasa ng banal na aklat sa Isaiah 43 verses 11 to 13. I, even I, am the Lord, and besides me there is no Savior. I have declared and saved, and I have proclaimed, and there was no foreign God among you. Therefore, you are my witnesses, says the Lord, that I am God. Indeed, before the day was, I am He, and there is no one who can deliver out of my hand. I work, and who will reverse it? Purihin po ang ating Diyos na buhay. Napakapalad po natin sapagkat nagpahayag po sa atin ang ating Panginoon. Nagpakilala po siya sa ating lahat. Kahapon po ako po ay may natunghayan na isang programa sa telebisyon at nandoon na may nagtuturo na ang wala daw Diyos at ang mundo ay talagang by nature lang na mayroong mundo at innovation lang daw po ang lahat. Ngayon po may tumayo doon at nagsabing, hindi po ako nag-agree because God is the Spirit. Ganun po dapat tayo magpakilala sa ating Panginoon. Pakilala natin siya sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya. And you know, napakarami po mga taong hindi po kilala ang tunay na Diyos. At ang sabi po sa binasa natin, therefore, you are my witnesses. Kailangan tayo po ay mag-witness sa kanila na talaga may Diyos at ang Diyos ay Espiritu. Bago tayo sumulong, tayo po muna yumuko at manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat sa umaga na to ay binigyan mo kami ng lakas upang kami Panginoon ay dumako o Diyos sa paglilingkod sa inyo. Ama, hinihiling po namin na pakapuspusin mo po kami ng Espiritu Santo. Tulungan mo po kami o Diyos na magkaroon ng bukas na pangunawa at puso mapagkumbaba na lahat ng mga bagay Panginoon na mapapakinggan namin ay amin pong isa puso at isa gawa. Pinapanalangin din po namin ang aming beloved Bishop, Lord. Ibigay mo po sa kanyang double portion ng anointing at gamitin mo po siya mightily para po sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po at alam po namin, Lord, na panibagong kalakasan na naman ang ibibigay mo po sa amin. Ito po ang stamot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Jesus at ang lahat ay magsabing Amen.
mang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon nabuhayan ang aking pag-asa. Nagtatanay mas mahalagang makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Sumasayaw, sayaw, umiinda ako sa gala dahil sa kaligtasan. Bautismo sa iyong pangalan. Ngayong nalaman na ang tunay na ligaya, kapayapaan sa'yo makukuha. Lungkot, tugnot, simangot ay kalimutan na. Tuwa't saya kagalakan mga pangako niya.
of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me. Jesus, shine your light and let the whole world
Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw uli ng Linggo, kaya dapat po masaya po tayong lahat sapagkat sa araw na ito ay muli na naman tayo makakapakinig ng salita ng Lord. At kanina nag-worship tayo sa ating Lord, nag-praising po tayo mga kapatid na malaking bagay po para sa ating pananampalataya. Sa ngayon po, hindi lingit sa inyo ang mga nangyayari sa paligid mga kapatid. Iba natatakot, iba nag-aalala, huwag po kayong mag-alala po sapagkat sa Diyos natin ay pirming meron po solusyon ang ating Lord. Kaya nga po tayo nakikinig ng Word of God para matuto po tayo, para maipantapat natin itong mga bagay na tinuturo ng Lord sa atin, para anuman ang mangyari po ay makikita nyo kung paano kumilos ang Diyos po. Sapagkat pirmi natin tatandaan po, iba mananampalataya sa hindi mananampalataya. At kailangan makita yung distinction na yon na isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Dapat kita po, pirmi, dapat nakikita. In all aspects ng buhay po natin, dapat nakikita po na iba talaga ang mananampalataya. Ipakita natin may Diyos tayo mga kapatid. Pakita po natin na ang Diyos po natin ay kumikilos at ang Diyos po natin ay buhay. Kaya ang tanong po dito ay paano natin mapapakilos ang ating Diyos? Yan ang katanungan ngayon po. Alam niyo, isang bagay lang po para mapakilos ang Lord mga kapatid. Isang matinding bagay na dapat gawin po natin. At yan po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Para sa ganun po ay, kung yung nagkakamali, baka mga dalawang subjects po ito mga kapatid para masiguro natin po na makukuha natin ang pinakasusi po para sa ganun po ay kumilos ang Lord sa atin. Kasi sinasabi natin, may Diyos. Walang masama po doon. Kaya lang tanong dito, kumikilos ba ang Diyos sa'yo? Yan ang tanong ngayon. Ano natin ang Diyos kung di naman kumikilos sa atin po? Ang Diyos, pag sinabi natin may Diyos tayo, dapat siguraduhin natin ang Diyos po natin ay kumikilos po sa atin. Nakikita sa buhay natin, nakikita kong pantay tulungan na kita, pantay suplayan na kita, pantay mahalin ang Diyos, dapat kita po sa atin. Pero bagong lahat, of course, manalangin tayo, ikunin natin ang ulo natin. Dakilang Ama, salamat ulit Panginoon sa magandang pagkakataon binigay mo sa amin, Lord, na muli kami makikinig ng salita at mag-aaral, Panginoon ko. Patuloy, Lord, na hinihiling namin ang pagbukas namin puso't isipan, O Diyos, na Ikaw lamang pwedeng gumawa, O Lord, para maunawaan namin, maintindihan namin, Panginoon, ang lahat ng sasabi mo, tumihin mo sa aming mga puso, Ama. Napakadelikado po, alam ko, napaka-importante ng tatalakay namin, O Diyos, sapagkat dito nakasalalay ang aming mga lahat ng buhay Kristiyano, O Diyos. Kaya tulutan mo, Lord, na matutunan namin, Lord, at ito'y maipamuhay namin, Panginoon ko, yung lahat na sasabihin mo sa araw na ito. I-anoint mo yung lingkod, O Diyos, at natulutan mo ang power mo sa manguna sa amin lahat, O Lord. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Now, in the book of Romans, chapter 1, verse 17, the scripture says, "For in it the righteousness of God is revealed, from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." And our subject today is entitled, "The Just Shall Live by Faith." Now, brothers and sisters, the Bible clearly says that the just shall live by faith. In Romans 1:17 says, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." And also in Galatians 3:11, "But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith." And also, in the book of Hebrews 10:38, "Now the just shall live by faith." Now, I believe that Paul adapted or hinango ito, these verses from Habakkuk 2:4 and Ephesians 2:8. Habakkuk 2:4 says, "Behold, the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith." Now in Ephesians 2:8 says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So pag sinabing gift of God, yung faith ay bigay o regalo ng Diyos sa atin bukod sa atin pong kaligtasan. Now, there are some interpretations
about these verses by Habakkuk and Paul. But we're going to make it simple. In these verses, Paul tries to prove that God's way to justify sinners is by grace through faith. And for Paul, no one can be righteous except through faith. And that faith must be demonstrated in action. In Philippians 2, 12 to 13, therefore, my beloved, as you have always obeyed, you have always obeyed. I don't know, action, obeyed, obedience. Not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation. Work out your own salvation with fear and trembling. Matindi po. Itong talatang itong binasa natin, mga kapatid. Saka natin pag-aralan po. Next. For it is God who works in you. Ang Diyos ang natrabaho po sa atin. Both to will and to do for His good pleasure. So meaning genuine faith is not a single event, but a way of life. Yan po yung pamumuhay natin po sa magitan ng pananampalataya. In fact, yung faith na sinasabi ni Habakkuk means, number one, faithfulness or katapatan. And second, stability or yung pong matatag or stable ang ating faith. Hindi nauga. Thirdly, means certainty. May katiyakan po. Hindi suntok sa buwan. May katiyakan. And number four, ibig sabihin ng faith niya ay reliability o yung pong masasandalan o reliable sa malasabi. For information, areas ng faith na dapat matindi sa atin po, dalaw po yung areas na yung mga kapatid. Yung faith in asking for your needs, na yan ang kailangan natin sa ngayon. Marami tayong hinihingi sa Diyos. At talagang yan naman po, basically madalas pinahintulot ang Lord para humingi tayo sa Kanya. Dahil utos niya, ask and it shall be given unto you. Kaya kailangan humingi po tayo. And everybody knows, pag humingi tayo, by faith ang kailangan po natin. Second po, faith para makatiis sa pagsubok or faith to endure. Yan pong dalawang yan ang kailangan natin. Faith sa paghingi at faith to endure. Para tumibay po tayo. At sa ngayon po, tila baga mas kailangan natin yung faith para tumibay po tayo. May sabihin ko sa inyo kung bakit naman dahil ang mga kapatid. In fact, sa verses na sinulat ni Habakkuk and even Paul, binanggit yung salitang just or righteous. So, ibig sabihin po, kaya ka naging righteous ay dahil sa iyong faith. At imposible maging righteous tayo without faith. Nakita si Abraham believed God, it was accounted to him for righteousness. Kaya dyan yung makikita kung gaano katindi ang faith sa atin po na nagiging unrighteous tayo without faith. That's why faith is so important. As a matter of fact, faith is a vital part of our lives. Because every single aspect of our lives is affected or must be operated by faith. For example, our prayer po. Paano tayo magpe-pray no walang faith? Everybody knows without faith, hindi natin makukuha ang kailangan natin sa Lord. Kaya pag sinabing prayer, number one agad ang faith. Nandoon ang faith natin dapat mga kapatid. Eh sometimes nga dahil sa faith, minsan di ka karapat dapat binibigay pa rin ng Lord dahil sa faith. Hindi ka matanggihan ng Lord dahil sa faith natin mga kapatid. Sa relationship, bakit nasisira ang ating relationship? Bakit nasisira ang mga pamilya? Nawawala ang faith. Nawawala ang faith na magbago yung asawa, magbago yung anak, magbago yung ganito. Nawawala po. Nawawala yung pananampalataya na hindi gagawin sa kanya, hindi gagawin. That is faith. Kanya sa relationship, napaka-importante ng faith. Pag nawala ang faith sa relationship, wasak ang relationship po. And even sa job, everybody knows that. Lahat kayo nagtatrabaho po. Pag wala ang faith natin sa ating job, hanggang doon na lang po tayo. Nawala nito, nangangarap tayo, pero wala kang pananampalataya. Paano ka aasenso sa iyong trabaho kung wala ang pananampalataya? Alam natin lahat mga kapatid na ang nagpo-promote sa atin, ang Diyos ang nagpo-promote sa atin. Pero depende, according to your faith, yan ang sinasabi ng Lord. Kaya marami sa inyo alam ko, gusto mo umasenso ka talaga, gumanda ang kita mo, pero hindi mangyayari without faith, my friend.
Hindi mangyayari po. Ang faith mo ang tinitignan ng Lord. And sometimes, hindi na pinag-uusapan po yung natapos mo, ano hindi. Kasi iba hindi natapos. Pero ang ganda ng position, mga kabadid. Kasi yung faith niya nando doon. Kaya na-achieve niya yung gusto niyang pundahan o yung gusto niya maabot. Business ganyan din po, lalo sa ngayon. Maraming business ang gumaganon. Maraming business ang sabihin natin na epektuhan ng pandemic na ito. Ah, you need faith. You need strong faith ang kailangan natin para makabangon po tayo. Otherwise, hindi po tayo babangon pag ganyan. Ang faith po ang magpapabangon sa ating mga kapatid at ang faith ang magpapakilos sa Diyos para bumangon po ang ating mga businesses po natin. And our physical, of course. Sa ngayon, marami nagsasabi nga, ang daming may sakit ngayon. Mabibigat na karamdaman. Hindi pinag-uusapan yung bigat ng karamdaman eh. Hindi pinag-uusapan yung marami may sakit. Natural, nag-give niya talaga nagkakasakit ang tao po. Ang pinag-uusapan is your faith. Yung pananampalataya mo. Paano binibit-bit ng pananampalataya mo yung karamdaman mo? Yan ang tanong ngayon. Paano dinadala? Paano dinideal ng faith mo ang iyong physical problem o ang physical illness na nasa iyo ngayon? Faith pa rin po. Sa mental, ganyan din po. Misa naguguluhan ka, confused ka. Without faith, lalo ka maguguluhan. Baka magganun ka pa. Pagka wala ang faith sa atin po, oh yes. Maraming ngayon nababaliw mga kapatid. Wala ang faith. Nawala ang pananambaladaya. Guguluhin ka talaga ng panahon. As a matter of fact, di po ko pa Luke chapter 21, one of the signs before the coming of the Lord is commotion. Pag sinabi commotion, maraming eras ang commotion ng kaguluhan. Kaguluhan sa pamilya, kaguluhan sa gobyerno, kaguluhan sa ganyan, kaguluhan sa ganun. Marami po. Kaya without faith, talaga mahihilo ka talaga dahil sa kaguluhan, mga kabadid. Sa emotion po natin. Marami ang nasasaktan sa ngayon po. Mabibigat na sakit sa emotion, mga kabadid. Na sometimes hindi natin makayanan po. But by the power of faith. Pag nandun ang faith natin, nakakayanan po natin. Na iba ang bibigat na nangyari sa kanila, bakit nakukuha pa tumawa, nakukuha pa lang maging payapa po sila, kasi yung faith ang nagdadala sa kanila. At lalo na sa spiritual po natin, ang faith ang kailangan natin sa well-being natin. Lahat faith ang kailangan. So lahat ng yan ay nakasalalay, lahat yan sa pananampalataya, sa faith po natin. Whether you are rich, you are poor, you are intelligent or uneducated, you have to live by faith. Kailangan po natin. Not only live by faith, but you have to walk by faith. Now, but question is, why faith? Bakit nga ba faith ang kailangan? First, you can never please God without faith. Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So in other words, having faith means believing that the real, truly God exists. Yan ang problema po. Yun ang ibig sabihin po ng faith, na yung totoong pananampalataya po ay naniniwala ka na yung tunay na Diyos ay meron talagang tunay na Diyos. Kanina binasa natin mga kapatid sa Romans 1, itutuloy ko lang ito. Sinabi sa verse 17, Romans 1:17, the just shall live by faith only. Now, sa verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Pag sinabi ang righteousness, kanina sinabi natin the just or the righteous shall live by faith. So, sabi sinyo yung faith, ano wala sa kanila? Who suppress the truth in unrighteousness. The truth about what? Yun ang tanong. Because verse 19, what may be known of God is manifest in them. Yun daw dapat malaman sa Diyos ay naihayag na sa kanila. Kaya hindi na po mystery yan, naihayag na po sa kanila. For God has shown it to them. Pinakita na ng Diyos sa kanila. Yung bagay na tungkol sa Diyos na gusto malaman ng tao, pinakita na raw sa kanila. Abay, sa paanong paraan ba pinakita? Verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power, Godhead, so that they are without excuse. Pinakita na ng Lord. Sa pamamagitan ng kanyang creation, malalaman mong may Diyos. Sa pamamagitan ng ginawa ng Lord, sa kabutihan ng Lord, makikita mo at malalaman mo na may Diyos.
Ang hinihintay kasi natin pag sinabi ng Diyos, makikita mo korteng tao talagang ganyan, na nandun spirito, konting tao, hindi yun ang makikita mo. Yung gawa ng Diyos ang makikita mo para maniwala ka na may Diyos talaga. At siya na number one pananampalataya na nasa mga tao po, na maniwala tayo na may Diyos, na ang Diyos ay nag-exist, ang Diyos talaga. Kaya yun ang importante, di ba? Pangalawa, tapos ang sinabi ganon, because although they knew God, yun, they knew God, kilala naman pala nila eh. They did not glorify Him. Yan ang problema. Alam na may Diyos pero hindi na-glorify. Hindi glorify ang Lord. Nor were thankful but became futile in their thoughts and their foolish hearts were darkened. Hindi na-glorify, hindi pa nagpasalamat. Verse 23, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. Iyan ang naging problema po. Hindi na naniniwala sa tunay na Diyos, gumawa pa na sariling Diyos. At ako naniniwala mga kapatid, kahit mga mananampalataya, baka hindi nyo alam, may sarili na tayong Diyos. Kung ano inuuna po natin, yon ang Diyos natin. Nasaan ang faith natin sa tunay na Diyos talaga? Ang tunay na Diyos talaga na andun dapat ang faith natin at maniwala tayo nag-exist ang Diyos po natin. Napaka-importante po niyan. Alam ko, madalas tinasabi natin, oh, naniniwala ako may Diyos, naniniwala ako may Diyos. Pero yung paniniwala mo sa Diyos, dapat pakita mo na talaga naniniwala ka na nag-exist ang Diyos talaga, na ang Diyos ay nasa iyo talaga, ang Diyos ay nandyan talaga, ang Diyos ay buhay talaga. And that is faith. Yun yung faith na iniintay ng Lord sa atin. As a matter of fact, He is a rewarder. Yan ang sabi ni Paul. Paul says that He rewards those who seek Him by faith. Meron daw reward. Best example si Enoch. Hebrew 11:5, ano sabi nga nun? By faith, Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. He pleased God. What testimony of pleasing God did he had? Ano yung ginawa niya na naka-please sa ating Lord? Genesis 5:24. And Enoch walked with God. He walked with God and he was not, for God took him. So Enoch walked with God. Now walking with God means walking by faith. Meaning, despite the evil people around him, he was not contaminated because of his faith in God. Imagine that, lahat ng tao masama, pero hindi siya nahawa. Why? Yung faith sa Lord. Dahil sa faith niya sa Lord. So dyan yung makikita mga kapatid. Pag matindi ang faith natin sa Lord po, kahit sino pa masamang kasama mo, hindi ka mahahawa. Although, hindi dapat mga kapatid, na dapat umiwas talaga. Pero hindi mo maiwasan pag nasa world ka talaga. Kahit lahat yan, masama na lahat. Pero hindi ka pa rin mahahawa. Pag nandyan, ang pananampalataya mo sa Lord ay nandyan. Yung faith natin sa Lord na magdadala. Yan din ang nagdala kay Noah. Kay si Noah na pili ng Lord. Sinabi ng Bible sa Genesis chapter 6, lahat ng tao, lahat ng evil thoughts nasa kanila na. Except Noah. Bakit hindi nahawa si Noah? Because of his faith. By faith, ginawa niya. Yung barkong sinasabi ng Lord sa kanya, ginawa po niya. Kanya dyan yung makikita yung faith. Kung paano kayo hiwalay ng faith doon sa kabila. Kung paano kayo hiwalay ng faith doon sa masasama. Kahit kasama mo, nakahiwalay ka mga kapatid. Kasama mong ganyan, pero nakahiwalay ka. Ganun katindi ang faith. Ganun tayo ya-isolate ng faith. Na hindi ka mahahawa doon sa mga tao nandiyan sa labas. Ang dami na nakakahawa ngayon sa labas. Mahahawa kayo sa lahat ng klase mga kapatid. Sa mga ugali, mahahawa kayo sa labas. Pati sa pagkita ng pera, sa hindi pagkita ng para, mahahawa kayo sa labas. So he was given a great reward. He was taken to heaven without dying mga kapatid. Hindi siya namatay. In other words, in-skip ng Lord yung law of nature, stating that man is appointed once to die and then after that is judgment. Written in Hebrew 9:27. Nilagpasa niya yun. Pero bakit siya nakapunta ng heaven ng hindi namatay? Yan ang tanong ngayon. Because he pleased God. He pleased God by faith. Oy, tandaan ninyo, yung rapture ang iniintay natin, eh yan, tinatawag nila rapture yung kay Enoch na dahil biglang nawala siya. Eh yung pala number one dyan, para pag gusto mo masama sa rapture, you have to please God. In what way? Your faith.
by means of your faith. Mapi-please mo yung walk by faith, live by faith, at sigurado na doon mapi-please ang Lord. Pag na-please ang Lord, pagtunog ng trumpet ang Lord, kasama po tayo. Kanya faith, ganyan po pag na-please ang Lord. Kanya tayo, nakita mo sinabi ni St. Paul, my aim is to please God. Why? Kasi yung imposible, ginagawang posible ng Lord pag na-please siya, pag nalulugod siya. Kanya yan po ang dapat sa atin. Lulugurin mo ang Diyos. Wala masama lugurin mo, asawa mo, lugurin mo, anak mo, lugurin mo, boss mo, wala masama. Pero number one, dapat nilulugod mo. Ang Diyos dapat ang nilulugod mo. Kanya, dyan yung makikita, pag nalugod ang Diyos, malulugod ka rin sa gagawin ng Diyos sa'yo. Dahil hindi mo akalain gagawin ng Diyos, ay gagawin ng Lord sa'yo. Dahil nalugod siya sa'yo. Ganyan po nagagawa ng faith sa atin po. Ganyan po. Now, second, why faith? Bakit faith ang kailangan? Second reason, because when He comes, He's going to ask a serious question. Ano yung question na yung mga kapatid? Luke 18:8, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Yan ang matinding question. May abutan pa kaya akong nananampalataya? Honestly speaking, Christians, it is a very alarming question. Kasi po dalawang events ang nakapaloob sa pagbabalik ng Lord. First is the rapture day, and second is coming from the 7 years tribulation. But I just want you to know na ang pinakasentro ng pinag-uusapan dito po ay yung matyagang paghingi ng justice nung balo. Na ibig sabihin ng Lord, sa pagbabalik ko kaya ay may abutan pa kaya akong nananampalataya tulad ng babaeng ito sa kanyang hinihingi? May abutan pa kaya akong anak ng Diyos na ganito katyaga mag-pray? Na tulad ng babaeng ito na hindi na tumitigil hanggat hindi binibigay ang kanya hinihingi? Bakit nagtanong ang Lord ng ganun? Yan ang tanong ngayon. Luke 18:7 sa Tagalog po. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan o hinihingi mo sa Kanya sa mga hinira na dumaraing sa Kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal yon. Tila nagtatagal. Ibibigay din pero nagtatagal. Now, aminin natin, doon pinag-uusapan dito ay paghingi ng justice. Pero related pa rin ito sa hinihingi natin sa atin, Lord. Sa ngayon po ay may mga panalangin tayo na tila baga nagtatagal. At talagang nagtatagal. Lalo na mga bang may sakit, kailangan sa finances, kailangan mo na, pero nagtatagal. In fact, yung iba ay mga ilang buwan na naghihintay, at yung iba, taon na, pero hindi pa rin natatanggap ang hinihingi nila. Tumatagal. Kaya resulta po, nalalamig sa panalangin at lukewarmness na doon, pati sa panalangin, pati sa pananampalataya, lumalamig na po. Kaya tanong ng Lord, sa pagbabalik niya, may abutan pa kaya akong nananampalataya? Ano ibig sabihin nun? Brothers and sisters, marami pong interpretation nito po mga pwede. Pero kung ibabase natin sa context, paghingi talaga ang tinutukoy ng Lord. Ibig sabihin ng Lord, abay, ba't tinanong ko to dahil sa alam ko na pagbago ko dumating ay medyo dyan ko kayo tetestingin. Pag humihingi kayo, tila baga nagtatagal ang inihingi ninyo. Yan po ang nangyayari na sa ngayon. We cannot deny the fact na sa ngayon po nangyayari na. Ilan sa atin kayo, ngayon, ilan tanonood ngayon, ilan sa atin dito, taon na hinihingi mo sa Lord. Pero hanggang ngayon, wala pa. Kaya minsan, nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng gana humingi sa Lord. Dahil nagtatagal. Tila baga nagtatagal. Now, ang gusto niya mangyari kasi, maging tulad tayo ng babaeng ito na nagmukha ng busabos doon sa harapan ng judge, pero wala siyang pakialam. Basta ako, babalikan kita dyan. Pirme kung babalik sa'yo, at hanggat hindi mo hinihingi ko, babalikan kita. Hindi ako titigil, hanggat hindi mo ako pinapansin, hanggat hindi mo ako tinutugon, diretso lang ako na paghingi sa'yo, judge, diretso ako. And to all of you saints, ito yung prayer na dapat sa panahon natin ngayon.
Diyan yung makikita, diyan natin napapakita yung pananampalataya. Na patuloy kang umaasa. Umaasa ka na, umaasa talaga. Kahit walang sagot ang Lord, umaasa ka. Yun ang gusto ng Lord. Na punong-puno tayo ng pag-asa. Kanya nga sinabi kayo sa mga teachers natin, ba't nawawala ng pag-asa? Hindi dapat po. Tayo bilang mananampalataya, kung mananampalataya ka, ang number one sa'yo, punong-puno ka ng pag-asa. Dapat nasa yung pag-asa kahit yung inaasahan mo, hindi mo nakikita. Eh, yun ang pananampalataya eh. Umaasa ka sa bagay na hindi mo nakikita. At hindi lang yun, umaasa ka sa bagay na nagtatagal. Nagtatagal, pero umaasa ka pa rin. Umaasa ka pa rin. Why? Yan ang pananampalataya. Yung umaasa ka kahit hindi mo nakikita, umaasa ka kahit nagtatagal, umaasa ka pa rin. Why? Nananampalataya ka sa Diyos. Yan ang tunay. Naalala ko si Jacob, mga kapatid. Madalas ko bigay example sa inyo. Binali na balakang niyan eh. Bumitaw ba? Yun, yung salitang bumitaw. Hindi siya bumitaw hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. At yan ang gusto ng Lord sa atin po. Na huwag kang bibitaw hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo sa Kanya. Hanggat hindi mo nakukuha yung kailangan mo sa Kanya, huwag kang bibitaw. Walang bitawan yan. Kahit nasaksakan na ng tagal, ang hinihingi mo, nasasaktan ka na dahil sa nangyayari sa'yo, hindi pa rin dumarating ang sagot ng Lord, sige lang, pray ka lang. Huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw. Yun ang nasa isip ng Lord. Hindi lang masabi ng Lord hanggang humihingi ka. Pag nando ka, Lord, Lord, ang tagal na, Lord. Paano nito? Isa lang sinasabi ng Lord, anak, huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw, huwag kang bibitaw. Tinitignan lang na tinetest lang kita. Huwag kang bibitaw. Ganun ang Diyos. Tinitignan niya kung bibitaw ka o hindi. Why? Your faith, my child. Yun ang tinitignan ko sa'yo, your faith. Because you are a believer. Believer ka ng Diyos. Pakita mo ang iyong paniniwala. Pakita mo ang iyong pananampalataya. Kasi yung humingi ka, binigay agad. Asan ang pananampalataya? Yung humingi ka, tapos binigay, andun agad. Walang pananampalataya doon. Kasi binigay agad eh. Pag yung nagtatagal na, diyan na lumulutang. Kung nananampalataya ka o hindi, diyan lumulutang na ngayon. Diyan nakikita na ngayon. Kung nananampalataya ka o hindi, nakikita na po pagaganya. Nakita niyo si Abraham. Si Abraham, mga kapatid, sinabihan ng Lord, ilang taon siya naghintay? Kung ako nagkakamali, 15 taon siya naghintay. O 10 taon o 15 taon eh, bago siya nagkaanak. Imagine that. 15, sinabi, Lord, ayan, ganyang karami, hinama pa siya sa labas eh. Ayan, aliga, aliga, Abraham, tinan mo, kita may mga bituin, ganyang karami magiging anak mo. Akala ni Abraham, mga siguro, mga 3 days lang, 4 days lang, ando na agad yun, o magbubuntis na yung asawa niya. Hindi. 15 taon o 10 taon, nagantay siya. Pero hindi siya nawala na loob. Nagantay siya. Natupad ba? Natupad. Natupad. Why? Sinabi niya. Basta't sinabi ng Lord, siguradong magyayari. Sige lang, pangatawanan mo lang, tayuan mo lang, magyayari. Dala Lord na mismo nagsabi, mga kapatid, sa kanya. Ang sabi nga sa Luke 18:1, ano sinabi ng Lord? Isinalaysa ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila, ituro sa atin lahat, na dapat silang lagi manalangin. At huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin at huwag huminto. Huwag huminto hanggat hindi dumarating sa iyo. Huwag kang hihinto. At huwag mawawalan ng pag-asa. Yun ang sabi ng Lord. Patuloy kang umasa. Hanggat hindi dumarating, hindi darating yan. Hindi darating yan. Hindi darating yan. Puro ka doon. At naniniwala akong darating. Darating sa atin po. Dahil ang Diyos ang nangako sa atin. Ito napatotoo ko madalas eh. Yung ate ko, mga kapatid, pinag-pray ko eh. 20 years bago tumanggap eh. Pero hindi ako nagsawa. Araw-araw iniiyak ko sa Lord. Araw-araw pinag-pray ko sa Lord. After 20 years, ayun, tumanggap sa Lord, mga kapatid. Namatay na nga siya eh. Namatay siya nandun sa Lord. So in other words, kung hindi ako nagtsaga, mga kapatid, paano maliligtas yun? Tsaga. Sige, tsaga. Prayer. Tsaga. Prayer talaga. Tsaga. Prayer talaga. Ganun eh. Wala ka magawa. Talaga, umasa ka na umasa. Ayun, binigay ng Lord yung inaasahan ko, mga kapatid. Why? Nananampalataya ako eh. Pag nananampalataya ka ganun,
Sa Luke 18:8, ano sinabi niya ganoon? Sinasabi ko sa inyo, agad niya bibigay sa kanilang katarungan. Ngunit pagbabalik anak ng tao sa daigdig, ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya? Yan ang tanong ng Lord. Tinatanong sa panahon natin ngayon yan. Ikaw ba'y mananampalataya pa rin kahit ngayon nagtatagal mananampalataya ka pa rin? Ibibigay niya talaga. One thing is for sure, ibibigay niya talaga. Check na ibibigay ng Lord. Kaya lang, nagtatagal. Why? Ang isa sa major reason is your faith is being tested. Tinetest ang ating faith. Tatandaan niyo pirmi. Kasi sinabi, ang Diyos ay Diyos na mapanubok. Sa faith tayo dadaanin po. Sa faith tayo susubukin po. Nakita mo yung pananampalataya, dinadaan pa rin sa apoy yung pananampalataya. Pero may halintulad sa ginto yung pananampalataya natin. Ganong kahalaga ang pananampalataya natin? Sinabi, hindi katulad ng ginto. Higit pa sa ginto ang pananampalataya natin. Paano hindi hanapin sa atin ang Lord yan? Higit pa sa ginto yan. Imagine ng ginto, hindi lahat makakayang kunin ng ginto. Nandahan sa ginto, kahit benta niya, hindi lahat. Pero ang pananampalataya, kahit pinaka-imposible na, makukuhum pa rin dahil doon sa pananampalataya ngayon. Kanya nga gusto ng Lord, ando ng faith natin po eh. At hindi ba sa faith, talaga matibay na faith na nasa atin? Now, ang tanong dito, but hindi tayo dapat gumive up? Hindi tayo dapat huminto? Why? Bakit hindi? Itong balong ito, humihingi sa masamang judge. Nasaksakan na sa mahilig sa lagay na judge, talagang wicked judge yan. Kaya napakalit ang pag-asa niya makuha kasi mahirap lang siya, wala makukuha sa kanya. Hindi siya pwede maglagay, wala siya mailalagay dahil wala siyang pera. Kaya imposible mga kapatid. Pero tuloy pa rin siya, sige pa rin siya at nakuha niya eh. Nakuha niya sa masamang judge. Samantalan tayo in Luke 11:13, ano siya naman ganoon? If you then being evil know how to give good gifts to your children, kay mga ama na masama, nabibigay mabuti sa anak ninyo, how much more will your family father, heavenly father, give the Holy Spirit to those who ask Him? Ibig sabihin ng Lord, kung yung masasamang ama nagbibigay, masamang judge nagbibigay, ako pa kaya nasaksakan ng buti ay hindi magbigay sa inyo? Nagbibigay. Kaya lang, misan o madalas, nagtatagal lang. Pero, nagbibigay. Why? Mabuti siya. Mabuti ang ating Lord. And still, kanya nagtatagal, the bottom line here is your faith. Susuko ka ba? Manghihinawa ka ba? Tatamaring ka ba? O lalo ka magsusumigasig na magpray para pakita mong naniniwala ako, Lord, natutugong ka sa akin, Lord. Alin dyan? Saan ka dyan? Kaya napakalaki po ng parte ng faith sa ating buhay Kristiyano. Napakalaki po. Lalo na sa panahon na ngayon na halos kabi-kabi lang ang kilos ng kaaway ngayon. Pagkawala ng mga tao, ng kamalay-malay mga kapatid, nawawala, mababae, pati matanda, na hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam baka ikaw nasusunod, nakukunin ng mga masamang elemento niya ng lipunan, yung mga nakambang pagtaas na uli ng mga gasolina, kaya sumisilip ang dagdag ng pahirap sa mga tao, andyan dyan, nakaabang na yan, nakaabang ang war between US, ang Iran, Israel, China, Taiwan. Kaya ano magagawa ng tao dito? Wala na po. Pero ang Diyos may magagawa lagi para sa anak niya. But, your faith ang tinitignan ng Lord. Kaya nga i-apply natin yung sinabi ni Paul, the just shall live by faith. Kahit ano pa ang kalagay mo sa buhay, the only solution is to live by faith, and by faith. Now first, we must know what is faith. Ano ba talaga ang faith? Now, faith is a word commonly used by believers but not really understood. Because of many different ways the word is used. There are those who say that faith is a belief in something despite lacking evidence for it. Well, okay naman po yun. However, in biblical definition, in Hebrew 11:1 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things that seen. Let's make it short and based on the Bible's definition. The central feature of faith is confidence and trust.
yun po pinakasentro sa lahat. In whom or in what? Always remember that in the Bible, the object of faith is always God and His promises. Yan dalawang pirming yan, ang object of faith natin. Ang Diyos at yung pangako ng Diyos. Diyan tayo nakasentro. Diyan dapat ating confidence. Diyan dapat ang trust po natin sa Diyos, doon sa Kanyang pangako. Now, the source of faith is, of course, God alone. Ang Diyos ang nabibigay sa atin ng faith po. Ephesians 2:8, sinabi na, by grace, you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. The gift of God. Anong gift ng Lord? Okay, yes, sinasabi ang gift and salvation, pero kung tutusin po, gift lahat yan. Gift ang grace, gift ang faith, gift ang salvation po. Kaya yung faith po, gift sa atin ng ating Panginoon. In fact, in Hebrews 12:2, ano sinabi ngayon? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya ang author ng faith natin. Now, one of the most important things to know about faith is the different kinds of faith. Yan ang kailangan malaman natin po. Para malaman natin kung nasaan ang faith natin. Now, what are they? Ano na yan? First is what we call the little faith. Little faith. Matthew 8:25-26. Then his disciples came to him and awoke him saying, Lord, save us. We are perishing. Grabe takot. But he said to them, why are you fearful? O you of little faith. And then he arose and rebuked the winds and the sea. And there was a great calm. So this is faith that's easily distracted and eliminated by fear and worries. Yan po yung fear na madaling tabunan ng takot sa pag-aalala. And the result of this in reality is no faith. Nawawalan ng pananampalataya talaga. In fact, in Mark 4:38-40, parang insidente yan, pero sinabi ng Lord. But he was in the stern asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And wind ceased, and there was a great calm. Eto na. But he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Kanina little faith, ngayon, you have no faith. Bakit ganon? Because this faith, it does not grow. Yan ang problema po. Pag ang faith hindi nag-grow, little faith ang tawag po ng ating Lord. At dumutuloy sa no faith, kawalan ng pananampalataya. Nasaan talaga ang faith? Pag nandun doon mga kapatid na sabi natin, may takot ka, may pag-alala ka, wala talaga ang faith doon. Kaya nauna, little faith. And second is, weak faith ang sumunod po. Romans 4:19. And not being weak in faith, Abraham not being weak in faith, he did not consider his own body already dead since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb. So this is the other side of Abraham's faith and is weak to function. Why? Kasi marami pong kinukonsider itong faith na ito. First, yung mga nakikita hindi maganda, kinukonsider. Yung nararamdaman hindi maganda, pag may sakit, kinukonsider. Yung situation na hindi maganda, kinukonsider. Yung sariling kakayanan, kinukonsider. Ah, hindi po pwede. Christians who have this faith want to stay in the world of negativity. Nandoon ka, pag ganun po, wala pong faith. Kasi po kapag hindi weak ang faith, ang kinukonsider, yung possibility, hindi po yung negativity ang kinukonsider po. Kaya sa atin po, dapat doon sa positive tayo pirmi. Ang titignan natin yung positive para makonsider tayo talaga na nandun sa atin po, may faith po tayo. Kaya lang, weak faith pag hindi natin kinonsider po yan. Third is the strong faith. Strong faith, in the book of Romans 4:20, he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened. Strength is strong in the faith. Strengthened in faith, giving glory to God. So this faith, instead of wavering, always look and expect God's promise. Pirmi siya nakatingin doon sa pangako ng Diyos. Pirmi siya nakatingin doon sa pangako. Ayan po, si Abraham mismo nakatingin siya sa pangako ng Lord. Hindi niya tinignan mga kapatid yung asawa niya. Ganon, hiwala po. Ang tinignan niya, ang pangako ng Lord. And please, to all of you Christians, sana po mula ngayon, doon na tayo pirmi nakatingin sa pangako ng Lord. Kano pinangako ng Lord sa Bible, doon tayo nakafocus po. Huwag tayo maalam, nandun tayo. At doon makikita, strong ang faith po natin pagka ganon. Kano yung pinangako ng Lord, nandun tayo, strong ang faith po natin pagka ganon. Nakita niyo si Elijah, mga kapatid, nang hinamo niya, mga kapatid, itong mga tao, halay kayo. Ha, pati yung mga propeta ni Baal nandun, 350 yun, at saka isa, 350 yun, kung di ang nakamali, propeta ni Jezebel, hinamo niya, mga kapatid. Ano, ang lakas na loob niya hamunin.
pinakuha niya ng bulma ako din na hilaw, pagkatapos ang sabi niya, ang magbababa na po, yan ang Diyos. Ba't niya ginawa yan? Nung mag-pray siya, sinabi niya, Lord, ito'y ayon sa sinabi mo, ayon sa pinangako mo, ayon sa sinabi mo. Kumikilos siya ayon sa sinabi ng Lord. Kanya nakita nung mag-pray siya, baba, yung apoy mga kapatid, sagot agad, nandun agad ang apoy. Why? Bumabasis siya sa sinasabi ng Lord. Yun ay strong faith, mga kapatid. Na kung ano yung sinabi ng Lord, sunod sa sinabi ng Lord. At makikita nyo kung ano mangyayari po. Ano man ang sabihin ng Lord. Nakita nyo kay Virgin Mary, kung di ako nagkamali, yeah, Virgin Mary. Dito sa John chapter 2, umatin ang kasala ng Lord. Naubusan sila, ano sabi ni Virgin Mary? Anak, wala na silang alak ha. Ano sabi ng Lord? Ano pakialam mo sa akin ginang? Yun sabi ng ano sabi niya, hindi pa oras para sa akin para gumawa ng miracle. Mami, ano sinabi niya? Ano sabi ni Mary? Sundin niyo 'yung sasabihin niya. Yun ang sinabi ni Mary, sundin niyo 'yung sasabihin niya. Sinunod nila. Ano sabi ng Lord? Kumuha ka ng 6 na galon diyan. Lagyan mo ng tubig. Yun lang sinabi ng Lord. 6 na galon, lagyan ng tubig. O nilagyan mga kapatid. Ano nangyari sa tubig? Yung tubig naging masarap, pinakamasarap na alak po. Hindi niyo makikita mga kapatid ano, dito sa bagay na ito. Yung po, nandoon po yung sabi niya, yung galon. Nandoon na yung galon eh. 6 na galon, nandoon na. Yung tubig, nandoon eh. So, ibig sabihin, hindi alam ng mga tao kung minsan, yung solusyon nasa yun eh. Nadya dyan na eh. Ang kailangan lang, yung pananampalataya mo sa sasabihin ng Lord sa'yo. Pag may sira, pag meron ko isang bagay nasa kamay mo at sinabi ng Lord, itong gawin mo, sundin mo, makikita mo kung paano yung maliit na bagay na yon, na iniisip na wala namang kakwenta-kwenta ang bagay na yon ay magkakaroon ng kwenta sa harapan ng ating Lord. At magugulat ka, ma-amaze ka sa gagawin ng Lord. Imagine tubig tsaka barilis lang yung mga kapatid, 6 yun, ginawang tubig na alak na pinakamasarap na gawa ng ating Lord. Why? Because Mary believed in the word of the living God. Naniwala siya. Sumunod siya. Siya pa nagsabi, sundin niyo lahat ang iuutos niya. And that is very good. That is very good. Ano man ang sabihin ng Lord, sundin mo. Ano man ang sinasabi sa preaching, sundin po ninyo. Pag sinunod niyo sinasabi sa preaching, ako nagsasabi sa inyo, makukuha niyo ang kailangan niyo sa Lord. Makukuha po ninyo. Sapagkat lahat ng sinasabi dito, puro sa salita ng Diyos nang gagaling. And number 4 is the great faith. Yan. Matthew 8:8, ano sabi ganoon? And the centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof, but only speak the word, just say the word, and my servant will be healed. Now, next verse. And when Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, as surely I say to you, I've not found such great faith, not even in Israel. Great faith. Ang tawag niya. This faith is not bound by limitations. Rather strongly believes in the authority of the word. Yun po. Salita lang, sapat na. Whether nabasa mo lang salita o narinig sa preacher, it doesn't matter. Basta he believes in the power and authority of the word of God. Yan ang kailangan po natin mga kapatid. Yan po. Sapagkat sa ngayon po, honestly speaking, great faith ang kailangan po natin ngayon talaga. Alam niyo kung bakit? Sa panahon ng mga apostoles, great ang persecution. Nakita niyo pinapatay sila mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, great ang trials ngayon. Baka hindi niyo alam. Napakatindi ng trials ngayon. Great na po. At ang susunod dyan, great tribulation na po ang susunod dyan. Kaya puro great yan. Paano kung magkakaroon ng small faith, ng weak faith? Hindi pa pwede po. Sa bigat ng mga problema sa ngayon po, abay, great po ang kailangan natin. Yan po yung pambabangga natin sa mabibigat na problema o trial na sumasagupa sa atin po. Yung great faith. Kanya dyan natin makikita po. Kailangan natin ang great faith sa ngayon po. Kasi sinasabi naman preacher, basta may maliit na pananampalataya ka, mapapausog mo ang bundok. Sino yung sabi sa'yo? Yung maliit na pananampalataya, katulad ng mustard seed. Kasi sinabi ng Lord ng mustard seed. Kasi mustard seed, lumalago po yon. Lumalaki po yon. Pag lumaki, yun ibig sabihin ng growing faith. Ang ibig sabihin ng Lord. Na yung faith mo, nag-grow, lumalaki ang faith mo. Kaya mapapausog mo yung bundok. Hindi yung ganun kalaking faith, mapapausog ang bundok. Hindi po uusog. Ni batong maliit, hindi uusog dun eh. Ang kailangan natin, great faith. Ang kailangan po natin. At meron tayo niyan. Hanggat nasa atin ang Lord, nasa atin ang great faith. At yung salita ng Lord, yun lang eh. Yun ang panghawakan natin, makukuha po natin. Kailangan tanong, nasaan dyan ngayon ang ating faith? Yan ang tanong. Nasa little faith ka ba? Nasa weak faith ka? Nasa strong faith ka ba?
o nasa great faith ka? Yan ang tanong. Ngayon, how will you know? Paano natin malalaman ngayon? Brothers and sisters, listen carefully. I just want you to know that every Christian must know what kind of faith he or she has. Dapat alam natin. Para kung liwik yan, mapalakas natin. At kung great naman yan, manatili sa atin. Now, since faith always matters as far as Christianity is concerned. Now, I'm going to give you some verses about the importance of knowing the kind of faith we have. Kailangan po. Paano natin malalaman kung anong faith na nasa atin? Baka po isang verse na lang bigay ko po sa inyo. Sa 2 Corinthians 13:5, ano sabi ka ni Paul? Examine yourselves as to whether you are in the faith. Examinin mo raw kung nasa faith ka pa. Test yourselves. Do you not know yourself that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Oh. Una sinabi niya, examine yourself as whether you are in the faith. Abay, ini-examine pala po ang faith. Dapat pala ini-examine natin ito. Actually, madalas, nagpapa-examine tayo sa, nagpapa-check up tayo sa doktor. Doc, check up ako. May regular check up ka pa nga eh. Every 6 months, regular check up. Tinitignan mo kung may problema. Abay, yung faith pala ganun din. Chine-check up pala ito mga kapatid. Ini-examine pala po ito para maalaman kung nasa faith ka na. Baka mamaya wala ka na pala sa faith, hindi mo pa alam. Yan ang problema po. Mabigat po yan. Dito sa talatang ito, bakit sinabi ito ni Paul? Kasi aminin natin, bawat talata po may mga context na ibig sabihin po eh. Dito sa context nito po, sa 2 Corinthians 13:3, sa 3 tayo. 5 yung binasa natin, sa 3 tayo. Ano sabi nga noon? Since you seek a proof of Christ speaking in me, naghahanap kayo ng prueba na si Kristo yung nagmungusap sa akin, who is not weak toward you but mighty in you? Who is not weak toward you but mighty in you? Hindi ako mahina, kundi ako ay malakas para sa inyo. Now, meaning, kay Paul, criticize kayo ng criticize sa akin kung nangungusap ang Diyos sa akin, eh baka kayo mismo wala na kayo sa faith. Yun ang ibig sabihin. Kaya, ba, examine nyo sarili ninyo. Examine nyo sarili nyo. Meaning, pwede ka palang mawala sa faith. That's why, examine or test yourself. Pwede po. Testingin mo raw ang sarili mo kung nasa faith ka pa or hindi na. Kaya ibig sabihin, dito sa parting ito po ay talaga palang ini-examine ang faith. Dapat pala chine-check up ang faith po natin. Hindi basta lang tayo, basta attend lang tayo natin, pero hindi mo chine-check up ang faith natin. Yan, ang problema po yan. Tapos sinabi niya, do you not know yourself that the Lord Jesus Christ is in you? Oo, matindi po yan. Isa sa pantest po sa kanya yon. Alamin mo kung si Jesus Christ ay nasa iyo pa. Ano ibig sabihin? At hindi pala nun. Pwede pala wala na sa atin, hindi natin alam. Nangyari kay Mary yan. Si Mary po, sinama niya. Si Jesus Christ, 12 years old. Hawak-hawak niya yan. Nandun sila sa piyestaan. Kundi ako nagkamali, Feast of Tabernacle o Feast of Passover. Diretso sila. Mamaya, hindi, magulat siya. Joseph, asan na si Jesus? Nawala siya. Asan na siya? Nawala. Hawak na, nawala pa eh. Hawak, nawala. So, pwede pala mawala. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Pwede mawala. Lalo yung salita niya, pwede mawala. Sabi, hawak mo na yung Bible, pwedeng mawala sa atin. Nasa mind mo na, pwedeng mawala po sa atin. Kaya hanap sila, hanap dito, hanap doon. Ang gusto ko i-point out doon, yung nasa atin, pwedeng mawala. Si Jesus Christ, pwedeng mawala. Salita niya, pwedeng mawala po sa atin. Dapat yan nasa mind po natin, ang faith natin. Nasa akin na Lord. Sumisigaw ko ba? Nasa akin na Lord. God is in me. Jesus Christ is in me. How do you know? Paano mo nalaman? Chinek mo ba? Nag-check up ka ba? Kung nasa iyo pa nga. Hindi man si Kristo, yung salita ni Kristo. Granted, si Jesus Christ nasa iyo. Eh yung salita ni Jesus Christ, nasa iyo ba? Yan ang tanong ngayon. Isang way yan para matest natin ang faith natin. Kung weak, is little faith, strong faith, or great faith. Yan po, may testingan po dyan. Tinetesting po pala yan. Para din mic test, ganun din pala yan. Mina-mic test natin kung okay na.
Dapat yan sinecheck mo, nasa akin ba ba ang Lord? Nasa akin ba ba yung salita ng Lord? Si Lord, nasa akin, alam ko, hindi maalis. Basta-basta yan, hindi maalis ang Lord sa akin. Eh, yung salita niya, nasa akin pa kaya? Chicken ko nga. Iyan, chicken. Ang tanong din, ngayon, eto mabigat eh, bakit kailangan i-check? Unless indeed, you are disqualified. Oh. So, ibig sabihin, pwede palang ma-disqualify tayo. Si Paul ang nagsabi niya, we are saved by grace through faith. Saved by grace through faith. Pwede palang ma-disqualify. Kasi dito kaya pina-examine ni Paul, kung nasa faith pa sila, alam niya marami na sa kanila ang nasa kasalanan. At yan din mabigat na pang-test sa atin sa faith, na pang nabubuhay ka sa kasalanan, and you have no conviction to turn from your sin, ay may mabigat na problema ang faith mo pagka ganun. Kasi pag ayos ang faith mo, ang pamumuhay mo ayos din. At hindi lang po yun eh. Tetesting mo yung faith mo kung natatagalan mo yung mga nangyayari sa buko, natatagalan mo pa, tetesin mo. Tetesin mo rin pag humihingi ka sa mali, sabi, ikaw ba yung nagpupumilit pa rin o ayaw mo na, tetesin mo rin. Kaya in other words, yung pag-examine natin sa faith natin, yung pag-check natin sa faith natin, napaka-importante po. Alam niyo kung bakit? Pagka po may problem ang faith, may symptoms po yan pag may problema. Meron po. Katulad po ng COVID-19 yan. May symptoms. Yan po. Walang appetite. Meron po. May sabihin ganun din ba? Pagka sa faith, meron din ganun na may mga symptoms din. Meron, may symptoms po. Ano-ano symptoms? Yan na tanong ngayon. Gusto nyo malaman? Sa isang linggo, yan po ang topic natin. Symptoms, kung yung faith mo ay little, weak, strong, great, or no faith at all. Next week, malalaman natin po. So, purihin ng Diyos mga kapatid. Sana po sa tinalakay natin ngayon, makita natin at malaman natin, napaka-importante po ng tinatalakay natin. So, pag ito'y nakasalalay dito po ang pananampalataya natin, pag sinabing pananampalataya, lahat sa buhay natin nakasalalay po dito. Hinihingi natin at yung pagiging matibay natin sa pagdating sa pagsubok, nakasalalay dyan. Kaya mag-check up po tayo mga kapatid. Sa next week, check upin po natin mayroon. No? Pupunta tayo sa specialista natin, kay Jesus Christ, kumagitan ng salita, check-checkin natin maiging kung ano-ano mga symptoms para malam nyo, baka may symptoms na kayo, hindi pa natin alam. Yan po, malalaman po natin sa isang linggo. At so far sa ngayon, yung mga tinuro ng Lord sa atin, ha? Pag mananalayan, huwag kang titigil, hanggat hindi mo nakukuha, sige lang, huwag kang mawala ng pag-asa, diretso lang, tandayan, na ikaw ay nananampalataya sa Lord. Pero ganyan pa man, sa next week, balik ulit tayo dito, malalaman natin ang mga symptoms, kung ikaw ay naglalayag na yung faith mo, tumatagalit na ang faith mo, o bumulusok na ang faith mo, malalaman natin sa isang linggo. So, sa ito mga kapatid, alam ko marami sa atin ang mga problema pagdating sa pananampalataya. At naniniwala ko yan, ang number one problem. Hindi po yung problema natin ang problema natin. Ang problema natin, ang pananampalataya po. Kasi once na may great faith tayo, a strong faith na lang, wag na sa great, strong faith po tayo, wala po imposible sa atin. At naniniwala ko lahat ng mga problema natin po, hindi magiging problema sa atin. Kanya lang nagiging problema nang dahil po sa ating pananampalataya. Kanya po sa oras na ito, pwede ba yuko natin ang ulo natin at tayo manalangin sa ating Panginoon. Diyos na nasa langit, muli binigay mo sa amin, O Lord. Pinahiwatig mo sa amin, Lord. Ang simpleng katuruan ito, Panginoon, pero napaka-importante po na dapat pala tine-check up namin, Lord, ang aming pananampalataya. Dahil kami mismo hindi na namin alam kung nasan ang pananampalataya namin. Kung may weak faith, little faith, o kami pa may great o strong faith, o wala nang faith talaga, Panginoon, hindi namin alam, Lord. Salamat sa habag mo, Panginoon, at ngayon malalaman namin, O Diyos. Pero ngayon pala nararamdaman na namin, Lord, kung kami nanghihina sa faith o hindi. Tulungan mo, may turuan mo kami, Lord. Alam mo, lahat kami may hinihingi sa'yo, Lord. May humihingi sa'yo ng kagalingan matagal na, Panginoon ko. Kahabagan mo siya, Panginoon ko. Yung habag mo, ibigay mo sa kanya, Lord. At pagalingin mo siya ngayon din, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagalingin mo po, Panginoon ko. Ganun din lahat nangangailangan, Panginoon ko. Na kailangan makarecover, Panginoon ko, sa kalahanap buhay, Lord. Tulungan mo siya, Panginoon ko. Gumawa ka na himala sa kanilang buhay. At sila po'y tulungan mo pati sa finances, O Diyos. Pero, Lord, please, increase our faith. Increase mo pananampalataya namin, Lord. Parang sa ganun, umabot sa pamantayan mo, Panginoon, na makakilos ka para sa amin, Lord.
Maraming salamat sa iyo, Lord. Muli mo pinakita sa amin, Panginoon, na ang kailangan namin ay hindi po ang problema, Lord, kundi ang problema, ang faith namin, Panginoon ko. Kaya tulungan mo itong faith nito, Panginoon, ay siya magsilbi namin, Panginoon, kalasag, O Diyos. Ito magsilbi namin weapon, Panginoon, panlaban sa lahat ng mga problema na dumarating sa aming buhay. Kaya marami po salamat, Lord. Patuloy ka namin pinupuri, tinataas, Lord, at umaasa kami, Panginoon, na hindi maglalaon ay lalakas sa aming faith, Lord. Aabot sa pamantay mo, Lord, para makuha namin ang lahat ng pangailangan namin sa iyo. Salamat po, Lord, sa iyong banal na salita. In Jesus' name, amen and amen. Okay, buhay ng Diyos, mga kapatid, at sa ngayon po, so I told you a while ago, sa next week po, kayo mawala. Ito continuation po ng topic po natin. Malalaman natin kung anong symptoms, then malalaman natin kung anong gagawin natin para tumaas ang faith po natin. Yun ang kailangan natin eh, mapataas ang faith natin. Sinabi nga ni Peter, Lord, increase our faith. Kaya ito, kailangan din mag-increase ang faith natin and our faith must grow. Dapat mag-grow ang faith po natin. Nag-grow po talaga. Anyways, meron po mga kaparaanan ng Lord, ang Bible, pagdating po dyan. Yeah, okay, maglala. Sa isang linggo, kayo mawawala po. In the meantime, tinatawag ko po si Pastor Lud para bigay po sa atin ang tungkol sa gospel ng ating Panginoon. Salamat po and God bless you all. Praise God, salamat po sa Lord for that wonderful message delivered by our beloved Bishop that truly the just shall live by faith. And talking about faith, to all our first-time viewers, allow me to share with you a few things patungkol po sa gospel ng ating Panginoon para po sa ating pong kaligtasan. Pag sinabi po natin kaligtasan in Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." So malinaw na sinabi ng talatang ito, "For by grace we are saved through faith." Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." So sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, death, burial, and resurrection. Kaya alam po, the question is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, wala na po tayong gagawin, tutulok na po tayo dun. Alam niyo po, sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa mga hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Hindi po tayo matatapos sa believing. But once we believe, we need to obey the gospel of Christ. Kaya alam po, another question is, how will you obey? In the book of Acts chapter 2 verse 38, "Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. Iko-confess po natin ng ating po mga kasalanan. At naniniwala po ako, kahit ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa at napakalaki na nagawa mong kasalanan sa ating Panginoon, as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan po, papasok yun din pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po, ilulubog naman po sa tubig. So babautismuan po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore, we were buried with Him through baptism into death." Ulitin ko, ang sabi po rito, malinaw, "Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." So madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Yan po yung pangalawang step.
And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating pong transformation, yung ating pong regeneration. So tayo po'y mababago na po, na nabanggit din po sa Book of Romans chapter 8 verse 11. At naniniwala po ako, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Aminin man natin hindi, lahat tayo may kahinaan. And in order for us to overcome those weaknesses, we need the power of the Holy Spirit in our lives. At yan din po magpapaalala po sa atin or magre-remind po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, kailangan mangyari po itong tatlong ito sa ating po mga buhay. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, may I request every one of you na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Yuko po ninyo yung maulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po yung first step. Para po sa pangalawang step, sa lahat po ng gusto mag-baptize at naintindihan po yung gospel, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapag-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, pwede po kayong mag-iwan ng message po sa ating pong FB page para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for our additional message and benediction. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Purihin ng Panginoon. Thank you, Pastor Ludwig, sa iyong walang sawang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Para po sa inyong lahat yan, na ngayon pa lamang po nag-tune in, napakaganda pong isagawa natin yan, na tayo po'y magsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan, at magpabautismo sa pangalan ni Jesus, at tayo po ay tatanggap ng Kanyang kaloob, ang Holy Spirit, sapagkat ang Holy Spirit po ang siyang tutulong sa atin sa pagbabagong buhay at makakasunod po tayo sa Kanyang mga kautusan. Samantala, tayo po ay dadako sa offertory sa Esther chapter 7 verses 1 and 2. So the king and Haman went to dine with Queen Esther. And on the second day at the banquet of wine, the king again said to Esther, "What is your petition, Queen Esther? It shall be granted you. And what is your request? Up to half the kingdom, it shall be done." Purihin ang Panginoon. Alam po ba ninyo na there is power in giving? Ito po ay istorya ni Queen Esther, na ilagay po silang lahat sa isa pong peligro, na kung saan lahat po sila ay papatayin sa isang araw na itinakda po. Ngayon po siya po ay nag-imbita sa hari. Inibitahan po niya ang hari at saka si Haman, yung nagpaplano pong magpapatay sa kanila. At nagtanong po ang hari, "Ano ba ang maibibigay ko sa iyo, Queen Esther?" Twice po niyang binigyan ng banquet ito pong hari na to. At alam po niyo ang nangyari. Hindi po ba ipinagkaloob po ng hari ang kanya pong idinudulog? Kaya po sa pagbibigay, meron po tayong mapapala dyan. Imagine, hari ito, na-please siya ni Queen Esther. What more ang ating Diyos na napakababaw po ng kaligayahan. Makita lang ng ating Panginoon na tayo po ay talagang willing na tumulong sa kanyang gawain. Ano pa kaya ang nararamdaman ng Panginoon kapag nakita niya na tayo ay talagang nagmamahal sa kanya?
Alright, ngayon po ay ating pong ibigay ang ating kaloob sa ating Diyos nang tayo po ay masaya at hindi po napipilitan lamang. For complete details of our online giving, please refer to the Ways and Means to Give sa ABP part, sa unang part ng ating programa. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganun din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respected satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyong iglesia. For Bible study offerings, ipadala ninyo po ito sa ating GCash account. Meanwhile, for our one-on-one online counseling via Zoom, you may contact us at the numbers flashed on the screen so we can set a schedule. Also, don't miss our physical gathering mamayang hapon. Worship service will start at 1:30 p.m. at San Andres Sports Complex. Meanwhile, please be informed na wala po tayong physical service next Sunday, September 18. Let's all tune in to our online service at 10 a.m. on September 18. Alright? Again, tuloy po ang worship service mamaya sa San Andres at wala po muna ito sa next Sunday. Here are important reminders for our physical gathering. Gates will open at 12:30 p.m. Mag-fill out po ng bagong health declaration form. We encourage you to use the online form posted on our website and FB page para maiwasan po ang mahabang pila. Huwag pong kalimutan ang screenshot ng confirmation message. This will be checked and required upon entry. Iwasan na po ang pagsama ng mga bata at mga unvaccinated senior citizens na may existing health condition para na rin sa kanilang kaligtasan. Kung meron po kayong symptoms tulad ng ubo, sipon at lagnat, mag-stay na lamang muna sa bahay at mag-tune in sa ating online service. Ang lahat ng mga may sakit ay papayuhan umuwi na lamang at magpahinga. Dahil sa limited space, first come, first serve po ang ating parking area sa San Andres Sports Complex. Kung mapuno ito, maaari pong mag-park sa Remedios Circle along Adriatico Street o sa harap ng Malati Church near Aristocrat. Hindi po pinapayagan ng pagdadala ng pagkain o colored drinks sa loob ng venue. As much as possible ay nakakain na bago magsimula ang service upang maiwasan din ang paglabas-masok sa sports complex. Pets are not allowed sa venue. We will have also baptism sa mismong lugar ng ating physical service, pero pwede pa rin po kayong magpa-schedule sa ating church. For directions kung paano pupuntahan ang San Andres Sports Complex and to check the complete list of our house rules and COVID-19 safety reminders, please visit our website, Facebook, and Instagram pages. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po, napakaganda po ng topic na ipinagkaloob po sa atin ng ating Diyos just in time po sapagkat sa ganito pong mga sitwasyon, napakarami pong nanghihina ang pananampalataya. Mention po, tinuro po ng ating beloved Bishop kung ano pong iba't ibang klaseng faith. Little faith, weak faith, strong faith, great faith. At pinakita rin sa atin na si Abraham ay natanggap niya ang pangako ng Lord dahil siya po ay merong great faith. Amen? Wala pong limitasyon sapagkat ang sinabi sa kanya ng Lord, magkakaanak ka. Eh, samantalang siya po ay may edad na at si Sarah ay hindi na pwedeng mag-anak. Pero wala pong limit kung tayo po ay meron pong great faith. Kaya magmula po sa araw na to, yung mga nanghihina pong pananampalataya, palakasin po natin yan. Examinin natin kung nasa na bang level ang ating faith sa ating Diyos ang buhay. Samantala tayo po yung mukuna at tayo po yung mag-closing prayer. Amang banal na sa langit, maraming salamat po sa mga katuruan na tinanggap po namin mula sa inyo. Tulungan mo po kami, Lord, na magkaroon ng strong faith, great faith. Alam namin, Lord, the just and live by faith. Alam namin na lahat ng mga problema sa buhay ay kaya po namin mapagtagumpayan. Kung meron po kaming pananampalataya na hindi po magwe-wave sa lahat po ng mga pangako mo po sa amin. Tulungan mo rin na lumakas ang pananampalataya ng iyong mga anak. At tulungan mo rin na lagi kami magbigay glory sa inyo, Lord. Tulungan mo rin na talaga makumbinsi rin kami, Lord, na pananampalataya ang lahat ng mga pangako mo po sa amin.
Iunat mo ang iyong pagpalang kamay sa lahat po ng iyong mga anak, Lord. Pagpalain mo po mula ulo hanggang talampakan. Ilayo mo, Panginoon, sa mga physical illness. Ganon din po ang pangkabuhayan. Ibuhos mo, Panginoon, masaganang pagpapala. Pagpalain mo rin, Lord, ang aming bansa. Tulungan mo po na lubusang makaahon sa crisis na ito. Ama, tulungan mo rin ang gawain ito, O Diyos, ay marinig, mapakinggan ng maraming tao na hindi pa nakakakilala sa tunay na Diyos. Sa iyo po lahat ng kaprihan. Ito po ang stamot na langin namin. Sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Jesus at ang lahat ay magsabing Amen. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you, lift up His countenance upon you and give you peace. Maraming salamat po sa inyo pong pakikisa sa ating paghahandog sa ating Diyos. Hanggang sa susunod pong linggo, to God be the glory.